ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto ng mga eksena ang ating abangan para sa araw ng Webes. Isang gabi, nilapitan ni Kakay ang kanyang mister na si Dan at napansin nga niya na kanina pa nga raw ito sa labas ng kanilang bahay. Aniya, bakit hindi pa nga raw ito pumapasok? Iniiwasan nga raw ba siya nito? Pabirong sinabi ni Kakay na kung ano man ang iniisip ni Dan, dapat nga raw ay idaan na nila ito sa mabuting usapan. Kaya naman agad na itinaas ni Kakay ang dalawa niyang kamay at ipinakita nga ang dalawang bote na kanyang hawak. Kaya naman matapos itong gawin ni Kakay ay agad na napangiti ang kanyang asawa. Huling-huli naman ni Kakay ang kiliti ni Dan. Samantala, sa loob ng kwarto ni Rica ay naiinis na ikinukwento ni Bea sa kanya na trending pa nga rin daw ang interview ni Mayora. Nadala nga raw ng neck brace? Oo nga eh, sagot ni Rica. Di umano, nakita pa nga raw nila ito sa hearing kanina. Pero sinabi naman daw ng kanilang nanay na hindi nga raw niya ito sinaktan. Bilin ni Rica, huwag na nga raw niyang paniwalaan ang mga yun. Lahat naman daw sila e fake. Sagot naman ni Bea, it doesn't matter nga naman kung fake nga raw ito o totoo dahil kung ano nga raw ang mga napapanood ng tao sa balita, siguradong yun nga raw ang paniniwalaan nila. Tanong ni Rica, ano nga raw ba ang gusto ni Bea na dapat na gawin nila? Dapat nga raw ba silang magpa-interview at sabihin na wala silang kasalanan? Kung gagawin naman daw nila yun, eh siguradong mas lalaki pa nga raw ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Mas lalo nga lang daw lalala ang sitwasyon, kaya mas mabuti pang huwag na nga raw itong pansinin ni Bea. Pabalang na sinabi ng kanyang kapatid na madali nga lang daw itong sabihin ng kanyang ate Rica sapagkat natanggap na nga raw ito sa kanyang trabaho. Napakunot naman itong si Rica kaya agad niya ngang hinarap itong si Bea. Wika niya, akala mo ba madali lang ang lahat ng ito para sa akin, Bea? Napayuko naman ang kanyang kapatid at tila natauhan. Sagot niya, hindi po, sorry ate. Pag-amin ni Rica, hindi nga raw madali ang lahat para sa kanya sapagkat kahit saan nga raw siya magpunta, eh lagi nga raw niyang nakikita si Jigs. Kwento ng dalaga, hindi lamang daw sila sa korte nagtagpo, kundi doon din sa pinagdausan ng kanilang presentation. Nag-aalala naman itong si Bea na tinanong ang kanyang ate. Wika niya, kinausap nga raw ba siya nito? Okay lang daw ba siya? Tila naiiyak naman itong si Rica sapagkat naaalala nga niya ang gulong nangyari kanina sa kanila sa pagitan nila counselor at ng kanyang bossing na si Kyle. Pero mas pinili niyang manahimik at pagtakpa ng nangyari. Akma na nga sanang lalabas itong si Bea mula sa kanyang kwarto pero agad nga niyang tinawag ito at sinabing maaari na nga raw bumalik itong si Bea sa kanyang kwarto. Sagot naman ni Bea, thank you Lord! Salamat ate! Napapadyak pa nga ang dalaga sa labis na kasiyahan. Aniya, hindi na nga raw niya kailangan magising pa sa napakabahong utot ni Nico. Mas matindi pa nga raw yun sa alarm clock. Kaya sagot naman ang kanyang ate, alam ko, kaya nga bukas na bukas ay lumipat ka na dito sa kwarto. Akma na nga sanang aalis itong si Bea, ngunit nakita niya ang isang jacket na nakasampay malapit sa pintuan ng kanyang ate. Agad niya nga itong kinuha at sinabing gumaganda na nga daw ang fashion sense ng kanyang ate Rica. Sabay sabi sa kanya na gusto niya nga raw sana itong hiramin. Pinangako ng dalaga na lalaban niya nga raw ito pagkatapos niyang gamitin. Ngunit agad naman na kinuha ni Rica ito sa kanyang mga kamay at sinabi nga niya na pinahiram lamang daw ang naturang jacket. Tukso naman ni Bea, sino nga raw ang nagpapahiram sa kanyang ate? Pakilala naman daw sana siya dito. Habang natatawa naman itong si Rica sa reaksyon ng kanyang kapatid, ay dahan-dahan na nga niya itong pinalalabas ng kanyang kwarto. Samantala, matapos makipag-inuman ni Jig sa kanyang mga kaibigan, ay agad nga itong dumiretso sa labas ng tahanan nila Rica. Habang siya ay nakasakay sa loob ng kanyang sasakyan, ay pasimple nga nitong minamatsyagan ang tahanan ng dalaga. Tila umaasa si Jigs na masusulyapan niya si Rica. Sa inyong palagay, posible kayang makagawa muli ng pagkakamali itong si Counselor sa labis na pagmamahal niya kay Rica? At dito na nga po nagtatapos ang ating part 1. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 2. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.